Hello guys, magandang araw ngayon, July 11, 2024. Muli, andito tayo sa Dagupan City, Pangasinan. Mag-cover tayo muli sa kalsada dito, diba? Dahil maalala natin na yung last na pag-cover natin dito ay noong April 16, 2024. So sabihin natin more than 2 months na, or almost 3 months. Kung balikan natin ang video na yon, ay renovation yon, di ba? Yung mga inaayos yung kalsada dito sa Dagupan City. Pero ngayon, mahigit na ng 2 months na, so tingnan natin kung ano na ang mga kaganapan ngayon. So, dati ay nakita natin na ang tulay na ito ay hindi pa tapos, di ba? So, ngayon ay natapos na rin, di ba? Ang bagong tulay dito sa Dagupan City. Yung lumang tulay doon sa kabilang bahagi, hindi natin alam kung ano ang plano ng gobyerno, diba? Pero alam ko merong plano yan, dahil ang ating pamahalaan ay merong magandang adhikain dito sa Dagupan City, Pangasinan. So tingnan natin, no? So andito na tayo, no? Papasok tayo dito banda sa Arellano. So kung makita natin, ngayon ay talagang malaki na ang pagbabago, 'di ba? Tuwi na 'yun, no? Tapos ito yung kalsada, 'di ba? Na naayos na. Yun, no? Sabihin natin 4 lanes. Malawak na, guys, 'di ba? Tapos dati sa mga ganitong oras, alas 10, talagang ma-traffic dito banda. Pero ngayon ay dahil maluwag na ang kalsada, so talagang ang daloy ng mga motorista ay tuloy-tuloy lang. Maganda, guys, ang improvement dito, 'di ba? Ito yung matagal nang idinarasal ng mga tao dito sa Dagupan. So talagang nabigyan ng katuparan, 'di ba? Na dito ay hindi na lubak-lubak, sabihin natin, dahil nasiminto ng maayos, eh. So pasalamat tayo sa gobyerno, sa ating mayor, vice mayor, sa lahat ng mga kagawa dito, at sa mga mga engineers, architects, sabihin natin, mga laborers, 'di ba? Mga construction workers na talagang ibinibigay nila ang kanilang the best para tayo dito sa Dagupan City ay magkaroon ng magandang kalsada. 'Di ba? So, 'yun, 'di ba? Andito na tayo sa heart ng Arellano. Sabihin natin, pero punta tayo talaga doon sa pinaka-downtown ng Dagupan City. So dito, guys, ay talagang maayos na, 'di ba? Darating ang panahon na may bagyo, may baha, sabihin natin, ay dito sa kalsada ay talagang
mapasukan ito, tatakbo pa rin ang mga sasakyan. Yun nga lang, yung mga bahay-bahay sa gilid, di ba, ay we believe na bahain sila, di ba, dahil mababa yung level ng lupa nila eh. Diba? Pero para sa mga motorista at saka sa mga tao na mga commuters, para din sa mga negosyante at saka sa mga tao na magtatrabaho, ay ako'y naniniwala na tuloy-tuloy lang ang takbo ng buhay. Diba? Kahit merong baha dito, sabihin natin. Diba? So, ngayon ay andito tayo, diba, sa Arellano area. Ngayon, dito tayo sa cruising, no, ng Arellano at saka Fernandez. Kakaliwa tayo, makita natin kung anong development dito sa Fernandez Avenue. Yun, oh. Diba? So, kung makita natin, ibang-iba na, guys. Talagang malawak na. Diba? Hindi na masyado matraffic. Diba? Ang oras ngayon, alas 10 ng ano eh, umaga. Ibig sabihin, magtanghali na, pero usually, dati, talagang traffic dito. So, kita mo, di ba? Talagang tuloy-tuloy lang. Pero meron dyan sa kanang bahagi, ay inaayos pa nila ang kalsada. Ayun o, kung makikita mo. So talagang tatapusin nila. So happy lang, di ba? Masaya lang, sabihin natin. Nabulol ako doon, ah. Dahil tuloy-tuloy lang ang takbo, di ba? Dahil maganda na ang kalsada. Diba? So ngayon, guys, ay pakaliwa tayo, 'di ba, para makita rin natin ang development dito sa kaliwang bahagi, no? So pasok tayo diyan sa Rizal Street. Gusto nating sabihin, guys, na ito yung downtown ng Dagupan City, Pangasinan, 'di ba? Para sa mga Dagupinyo diyan na naninirahan na sa iba't ibang lugar, baka yung iba na sa ibang mga bansa na, so ito yung siyudad mo, diba? Masilayan mo. Tapos pwede mo ring i-share ang ating video, no, sa mga kapamilya mo, mga kaibigan. Kung na-miss nyo na ang Dagupan City. Pero para sa mga tao na hindi pa napunta sa Dagupan City, medyo makita mo na rin dahil papasyal tayo eh. I-cover natin ang different areas. Hindi kaya natin lahat mapuntahan, pero at least merong mga areas, major areas dito sa Dagupan City
lalong-lalo na dito sa downtown, pwede nating pasyalan. Diba? Huwag kalimutan guys, no? Just Us TV ito. Salamat sa pag-subscribe ninyo. Tapos para sa mga bagong nanonood, pa-subscribe na lang. Maraming salamat po. Diba? So dito guys, no, pasukin natin ang Rizal Street. Tingnan natin kung anong meron dito. Para sa hindi na kaalam, ang Dagupan City ay Milk Fish City. Tinawag din ito na Bangus City dahil masarap ang bangus dito guys. Daming mga bangus farms andito sa Dagupan City, diba? Maraming mga bangus na dinadala rin sa iba't ibang mga lugar. Yung iba dinala na rin sa ibang mga bansa. So masarap ang bangus. Sabi nga, kung gusto mong magluto ng bangus, ay meron siyang 100 recipes. Bangus, di ba? Pwedeng magluto ang isang chef or kusinero or makaluto ng 100 na menu, di ba? Kaya lang, kung halimbawa magluto ka, tapos nagkamali ka, ay magiging 101 na. Joke lang guys. Pero pwede yun, totoo yun, di ba, na maraming mga pwedeng pagluto, no, klase-klase ng bangus. So guys, no, so ito yung Rizal Street, pero pakaliwa tayo ngayon sa sabihin natin na Pires Boulevard, di ba? So tingnan natin ang renovation ng kalsada, di ba? Tingnan natin doon kung tapos na ba 'yun. So exciting, di ba? Na makita natin after few months yung gawain dito sa Dagupan City sa larangan ng kalsada, diba? So ba't nag-go na yun? Diba, pwede na ba yun i-go? Nakarid pa ata eh. Ah, baka pinag-go ng ano, enforcer. Okay, sabay lang tayo sa flow guys. Okay, ito na, no? So Pires Boulevard. Ito yung maliit na tulay dito. Downtown pa rin guys. Uy, ayun, no, makita natin guys na sa kaliwang bahagi ay ginagawa pa rin ang kalsada. Diba? So ibig sabihin, hindi pa tapos dito banda. Pero yung ito, kung saan tayo ngayon, ito ay talagang maganda na, diba? So happy-happy, no, ang mga motorista. Dito sa bandang unahan ay talagang ginagawa pa rin. Diba? So, ongoing pa guys ang pagtatrabaho.
So mahabang kontrata, 'di ba, ng mga contractors dito. Public highways. So traffic ng konti dito banda, guys. Pero madalian lang ito. Dito pa rin tayo, 'di ba, na andiyan yung mga jeepneys, andiyan yung mga motorcycles, tapos may private cars, 'di ba? So ito, guys, no, bumpy siya, 'di ba? Hindi pa siya tapos dito banda eh. So excited tayo na darating ang panahon ay matapos na ito. So dito, guys, kahit naka-green yung traffic lights, pero parang nakahinto tayo dahil traffic, no? Dahil mayroong crossing dyan sa unahan eh. Mayroong padiritso, may pakaliwa, may pakanan, diba? Tapos sa maliit na iskinita. Kaya nakahinto tayo. Sabihin natin ang kalsada ay ginagawa. So yun yung ibig sabihin natin, di ba, na yung last natin na pag-cover dito ng ating video, April 16, 2024, ibig sabihin almost 3 months ago. Dahil ngayon, July 11, 2024. So mahigit na 2 buwan. Kaya lang, ongoing pa ang trabaho. May papasok ata, guys, ang ano, yung ano ba yan? Bangko na sasakyan, no? Parang kinakargahan ata ng pera yan eh. So ito, guys, no? Ito yung dahilan bakit nagka-traffic. Dahil sa dito banda, guys, ano ba ito, MH Del Pilar, diba? Ayun, no? So ginagawa ang kalsada, kaya traffic siya. Tapos mayroon ding malaking panel, guys, na pumapasok. Mag-iingat tayo, diba? Dahil malaki yan eh. So yun, no, sa kaliwang bahagi ay talagang tinatrabaho. Sunod lang tayo dito, guys, sa kanya. After ano, or earliest 2 months, ay matatapos na rin ito, yung kalsada. Dahil dyan kasi sa left side, guys, sa may unahan banda, ay dyan yung ating SM. SM pala nila. Hindi naman tayo may-ari. Ano lang tayo, parang one of the customers pag bibili, no? So talagang ginagawa na dito ang kalsada. Darating ang panahon na
tataas na ito. Gusto nating i-mention muli guys na dahil sa baha dito, pag may typhoon, pag may malakas na ulan, diba? So, ang Dagupan City ay binabaha na. Yung tubig hanggang baywang yun, diba? Abot sa katawan na ng tao, diba? So, ngayon, tinambakan yung kalsada ng lupa, ng bato, sand and gravel, sabihin natin, para siya ay tataas, para pag may baha man or ulan ay sa gilid-gilid ginawa nila ng drainage eh. So doon na ang daloy ng tubig. So napakaganda, di ba? Gandang plano. So sa ganitong oras, sabihin natin alas 10:30, ay talagang mapahinto tayo dahil traffic pala yan. You know? Pero, ingat lang tayo guys sa ating pre-drive dahil dikitan kasi eh. Diba? Kaliwat kanan, tapos meron kang sinusundan, tapos may sumusunod sa iyo, 'di ba? Tapos sa makikita natin, 'di ba? Merong sabihin nating mga single motors, 'di ba, na pipilitin nilang papasok. Halos lahat ay nagmamadali. Diba? Dahil yung iba kaya baka late na pasok sa opisina. Or yung mga iba, mayroong mga delivery, sabihin natin, diba? Mayroong mga ihahatid yung mga iba. Or yung iba, nag-iisip ng long trips. Baka yung iba, punta ng Baguio, Manila kaya, di ba? So, hahabulin yung oras. Pero, hindi naman pwedeng lilipad, di ba? Wala naman tayong pakpak. Kaya, abide lang tayo sa traffic rules. Safety driving. Kanga, diba? Para walang masamang mangyayari. Iwas aksidente. Ako guys, gusto kong banggitin patungkol sa vlogging, patungkol sa pag-YouTube, diba? Hindi naman talaga ako vlogger in the first place. Diba? Noon, parang ano lang, nanonood lang ng mga content sa YouTube before. Pero, nagkaroon lang tayo ng chance nung kasagsaga ng pandemic. Diba? Dahil bawal lumabas. Halos mga tao, di ba, naka face mask, face shield, ito maalala natin. Tapos may dala-dalang alcohol. Tapos talagang maraming bawal noon. Kaya, advice ang bawat isa na nasa bahay lang. So, ako, at meron din akong kasama sa pamilya, di ba? Tapos, kung wala nang ginagawa, halimbawa, nanonood sa YouTube, di ba?
Dahil nasa bahay lang eh. All of a sudden ay yung anak ko ay nag-encourage sa akin na, "Dad, gawa tayo ng YouTube channel." Parang ganun ba, no? So, at first, hesitant ako dahil baka mahirap, ganun ba, no? Pero nagturo naman siya. Tapos, sounds interesting din. Kaya, nag-go tayo, no? So, mula noon, diba, ay tinuruan tayo kung paano maggawa ng content, paano mag-edit sa video, sabihin natin. Diba? So, kaya, nagiging vlogger tayo. Guys, no, so ito 'yun, no, ang sinasabi natin, 'di ba, na ginagawa sa kabilang bahagi ang kalsada. So kung nakita natin ang SM andiyan sa kaliwa, no? Tapos yung kalsada, 'di ba? So anyan ang mga construction workers. So wow, 'di ba? At least ngayon tamang-tama lang na nakapag-cover tayo. Tapos, naisali natin ang area na ito habang ginagawa, di ba? Na ma-upload natin later on, di ba? Na ito pala ang tinatapos pa. So, kung makita mo dito, guys, sa kalsada, no? Kanang bahagi ay may tubig. So, ibig sabihin, kung walang drainage, tapos kung baha, so buong Dagupan City na yan. Diba? Pero buti na lang, diba, na talagang inaayos na. So, kita natin, diba, kaliwa, kanan, ay ang mga tao ay nagtatrabaho. At ito pala, guys, ay MH Del Pilar dito sa downtown ng Dagupan City. Diba? So, akyat tayo. Diba? Ito, oh. So, yun, guys, no? Talagang naka-ano rin tayo. Nakapasok na. So, umikot lang tayo, balik tayo dito banda sa Fernandez Avenue. Diba? Okay. So, ingat lang. Tapos, yan, no? So, nakabalik tayo dito banda sa Fernandez Avenue dahil kanina ay kumaliwa tayo doon sa Rizal Street. Pero ngayon ay hindi tayo kakaliwa, di ba? Diretso lang tayo. Tuloy-tuloy tayo banda doon sa market area, no? Yun. So yun ang isa sa mga nakita natin, guys. So traffic muli, maraming mga jeepneys.
patuloy pa rin guys, no, yung means of transportation dito Dagupan City sa pamamagitan ng mga jeepneys tapos mga motorsiklo. Meron ding taxi dito sa Dagupan, kaya lang ano dito eh, parang on call or tawag-tawag, diba? Ibig sabihin, meron silang area, sariling terminal, tapos kung gusto mong mag-taxi ay tatawag ka lang sa kanila, diba? Pero yung mga iba ay mayroong ding naka-standby sa baka sa malalaking malls dito, diba? So yun, no, sa kanang bahagi gagawin pa dito sa Fernandez, tapos sa tuloy-tuloy tayo guys, makita natin ang Fernandez Avenue, di ba? Ito yung Fernandez Avenue. Pero ngayon guys, ang mundo ay bago na, di ba? In general, ay minsan ka lang makakita ng mga tao na nag face mask, pero official wala na, diba? Talagang tapos na ang pandemic, tapos na siya. Okay guys, diretso tayo dito, no, Fernandez Avenue. Hindi na tayo magkaliwa diyan sa Rizal Street dahil dyan na tayo galing kanina. Okay, patuloy tayo sa pag-cover. Tapos sa kanang bahagi guys, ay makita natin yung mga bus, diba? Yun, no? Air condition yan. So yun ang kakumpitensya ngayon ng ano, mga jeepneys. Kung gusto mo magdagdag ng 2 piso ng pamasahe, ay magbas ka na. 2 ata or 5. Hindi ko masyado kabisado. But anyway, may idagdag ka. Pero, yung sasakyan mo, aircon. Diba? So, hindi mainit. Andito na tayo guys, no? So, downtown pa rin. So dito guys ay magpapasok ka doon sa kaliwang bahagi, market yan, diba? Pagpapasok ka rin doon sa kanang bahagi, market din yan sa may mga lukuban. So dirty market sabihin natin, or wet market sabihin natin, no? Na yun, bibili ka ng isda, bibili ka ng karning baka, karning baboy, manok, mga vegetables, fruits, different spices, or anuman, ay mabili mo doon sa market na yan, diba? Pero makakita ka rin ng maraming mga isda, lalong-lalo na bangus. Diba, dahil Milky City nga tayo eh, Bangus City. Okay, kakaliwa tayo dito guys, no? Ito yung end ng Fernandez. Pero ang Fernandez, pwede tuloy-tuloy lang doon. So dito kaliwa tayo, no? So cover natin ito. So talagang ang Dagupan City ay average size
di ba? Hindi siya maliit masyado, hindi rin siya malaking malaki, di ba? Average. So guys, andito tayo ngayon sa Burgos Street, di ba? Pangalan ng ano? O apelyido ng dating pare, di ba? Yung labansagang mga bayani kaya, no? Gumbursa, Gumis, Burgos, Zamora, no? So parang ginaya lang. Kaya halimbawa, di ba, pagkakanan ka dyan, yung street na yan, Bonifacio. Di ba, so kinuha doon sa dating bayani, halimbawa Andres Bonifacio. Diba? Okay, diretso tayo dito banda guys. So, kakanan tayo, no? So, dito kung makita natin ay wala siyang renovation o highways. So hindi natin alam kung ano ang plano ng gobyerno. Diba? Depende kasi sa budget yan eh. Okay, so dito naman ay kakaliwa tayo guys. Diba? Pasukin natin ang Pires Avenue. So ito yung Pires Avenue, no? So kahit saan tayo pupunta ay palaging may traffic. Ganyan talaga. Hindi lang yan dito sa Pilipinas eh. Halimbawa, pati sa Thailand, di ba? Lalong-lalo na sa Bangkok, Thailand, di ba? Tapos sa Ho Chi Minh, Vietnam. Or Hanoi, Vietnam, di ba? Talagang halos dikita na ang mga sasakyan doon, diba? Pero dito guys, ang traffic dito sa Dagupan City ay hindi masyado. Parang carry lang. Ang grabe talaga guys, doon sa ano, Manila, Metro Manila, lalong-lalo na sa EDSA, diba? Talagang dikitan doon, pwede kang maghintay ng isang oras or dalawang oras bago ka makausad. Ganun ka kapal, ganun katindi yung traffic, diba? Pero dito, maya-maya, halimbawa, 1 minute, 2 minutes, pwede na, diba? Lalong-lalo na, andyan lang yung traffic lights. Nabanggit ko kanina guys na yung Vietnam, diba? Halimbawa, Ho Chi Minh City or Saigon, diba? Dating pangalan, or Hanoi. Ilang beses din tayo nakabisita doon. Grabe yung mga ano doon guys, yung mga motorista or single motors. Talagang hindi lang yan hundreds, ha? Thousands na tumatakbo sa kalsada araw-araw doon. Tapos pag nagkasabayan, napakagandang tingnan. So
ganun siya katiting. Okay guys, nag-agro na tayo do, so kalsada muli, di ba? So dito banda sa Pires Avenue ay walang renovation pa dito banda. Diba? Narinig nyo ba yan guys? Sounds of ambulance. So yung mga ganyan pinagbibigyan yan. Diba? Dahil priority sila. Diba? Meron silang emergency call, di ba? Emergency duty. Kanatawag doon na ano ba? Public servants. Public service, di ba? Nagserbisyo sa mga mamamayan na nangangailangan. Grabe pala guys itong ano, no? Yung mag-cover ka ng kalsada. Gaya nito. Come what me ang content, 'di ba? Dahil ano eh. Hindi siya scripted, 'di ba? Kung anong mga sasabihin natin dahil wala tayong binabasa na papel, notes, 'di ba? Wala. Dahil kahit saan-saan na ito eh, kung ano lang lumalabas sa ating isipan, tapos kung ano yung ating nakikita, diba? Real talk, ika nga, diba? So hinto muli, no? So diretso lang tayo guys, no, sa Pires Avenue. Pero kung makita natin ang kalsada diyan, crossing pakaliwa or pakanan, Rizal Street yan. Diyan tayo galing kanina, 'di ba? Mula sa Fernandez. Pero ito inikot natin, tinitingnan natin ang downtown ng Dagupan City. Mamaya ay meron tayong madaanan na naman ng mga iba na hindi pa natin nakikita. Basically, ito ay isang memory, napakagandang memory sa atin na darating ang mga maraming panahon. Halimbawa, 10 years from now or 20 years from now or 30 years from now, di ba? Or higit pa, di ba? Sa panahong yun ay merong balikan ang mga bagong henerasyon. Makita nila kung ano pala ang dating Dagupan City, Pangasinan. Di ba? So at least makagawa man lang ng isang history sa pamamagitan ng YouTube, 'di ba? So yun, no, so patuloy lang sila dito, trabaho sa kalsada. Kita natin ang kaliwang bahagi. Pwede tayo kakanan diyan guys, no? Para makita din natin kung anong meron dyan banda. Para madagdag sa ating content, diba? Ito pala ay Herrero, no? So yun, no? So tinatawag nila ito na Barangay Herrero, sabihin natin. Pero ang barangay captain dito guys, babae,
Tapos binansagang barangay captain Pink, di ba? Dahil mahilig siya ng pink. So yung mga kalsada, yung gilid-gilid dyan na mga bakod ay kinulaya ng pink. Kung may mapapansin ka, di ba? Pero siyempre, ang pangalan niya ay hindi pink. Kulay lang yun. Pero meron siyang sariling pangalan. So ito, no? So, kung mapansin mo, kaliwa tayo dito, at least, pwede palang mag-shortcut din dito, no? Walang masyadong, or walang traffic, diba? Kung gusto ng isang driver na iwas traffic. Sabi natin mabilang lang ang mga dumadaan. Pero sa may unahan, tapos ka ng bahagi ay yun ay isang school ng mga elementary students ata, di ba? Tinatawag ata na East Central Integrated School. Diba? So, okay yun, no? Pero dito, dilaw na ata kulay, ah. Baka hindi nasakop ito, banda. Hindi lang alam. Kaliwa tayo dito, guys. Tapos balik tayo muli doon sa downtown ng Dagupan City. Yun. Siguro guys, kung ikaw ay taga Dagupan, ay talagang miss na miss mo na ang iyong lugar. Sabi nga, there's no place like home. Diba? Kung dito ka ipinanganak, dito ka nag-aral noon, dito ka na lumaki, kaya lang pagdating ng panahon ay nagkaroon ka ng chance, opportunity na pumunta sa iba't ibang mga bansa, okay din yan, di ba? Pero hindi mo naman siya mabisita ngayon, ngunit sa pamamagitan ng ating video ngayon ay para ka na rin nakapasyal mo rin. Gusto ko rin pala magpasalamat, no, sa mga viewers, subscribers ng ating YouTube channel, dahil naalala ko na yung kinover natin noon, in-upload natin, ay kahit papano ay meron ding mga nanonood, diba? So maraming salamat, diba? So ngayon guys ay hindi tayo didiritso, diba? Dahil kanina dumiritso tayo eh, kung saan yung SM banda. Pero dito ay kakanan tayo. Yun, no? So kung makita mo ang kalsada guys, ay meron siyang tubig. Tapos maputik, no? So kakanan tayo dito.
Dahil ito rin yung kalsada, 'di ba, na para sa mga nagbabiyahe na papunta ng Mangaldan. 'Di ba? Pwede dito. Papunta ka ng Ordanita. Pwede dito. Or didiritso ka sa Manawag. Pwede rito. Or papunta ka ng Manila, pwede rin dito, 'di ba? Or Baguio, 'di ba? So ang kalsadang ito ay pwede, 'di ba? So traffic muli, 'di ba? Dahil daanan siya ng mga halimbawa jeepney vehicles kagaya ng ganito. So talagang mahabang pilahan ito. Pero okay lang, 'di ba? Sa akin na joyride lang habang nagka-cover. Kalsada din ito guys na papunta ng ano, Bunuan Gisit, Bunuan Binlo, Bunuan Buking, di ba? Dahil dito kasi sa Dagupan City guys, sabi nga na mayroong 31 barangays. Pero mayroong mga barangays na ang pangalan ay halos parehas lang, dinugtungan lang. Halimbawa yung Bunuan, dahil yung Bunuan ay malaki, hinati ng tatlo. Mayroong Bunuan Gisit, may Bunuan Bukig, at saka may Bunuan Binlo, diba? Pero kung makikita mo yung mga jeepneys guys, yung mga iba, mayroong mga pasaheros, no? Pero yung mga iba, konti lang. Talagang agawan yan, di ba, ng pasaheros. Okay lang, di ba, sa maunang makatawag na driver or barkers or maunang makita ng passengers, di ba, tapos sakay na doon. Talagang minsan ay ganyan siya. Okay, no? So ang lugar ata na ito guys, tinatawag nila na PNR. So, marami ding mga tao dito na buhay ay talagang umakayod, di ba? Nagsisikap para matustusan ang mga pangangailangan araw-araw, gabi-gabi, di ba? Alam niyo guys, marami tayong mga kababayan na talagang nagsisikap sila. Yung iba makakain lang isang bisis isang araw, okay na, diba? Makaalmusal lang kahit hindi na makakain ng pananghalian or hapunan, solve na ang buhay.
Yung iba, kahit hindi na makapag-almusal or walang pananghalian, pero makapaghapunan, sold na, diba? Merong mga ganyan na ating mga kababayan. Nangangailangan sila ng tulong, pag-aaruga, diba? Tapos, kailangan ng trabaho, diba? Tapos yung mga iba, alaman natin na talagang nagsisikap para matustusan nila ang ano, pangangailangan ng kanilang anak sa paaralan. Diba, makabayad ng tuition. Kahit wala ng baon, sabihin natin, diba, makabili ng uniforme, makabili ng gamit sa paaralan, halimbawa notebooks, papel, mga bullpens, lapis pa niyan. So, tag-ulan ngayon, kailangan nila ng payong kaya or kaputi, yung mga ganun ba naman. Tapos, yung sapatos nila, baka pabalik-balik na. Mga kababayan, meron tayo. Kaya lang, dito kasi sa Pilipinas, tayo na mga Pinoy, mga masayahin, di ba? Na kahit napakabigat na yung suliranin sa buhay, pero meron pa rin tayong joy ba? Happiness. Meron tayong tumatawa pa rin tayo, di ba? Tapos nagjo-jokes pa rin or kwentuhan na may tawanan, di ba? So, kakaiba na kultura yan, di ba? Kakaiba na kultura. Tapos sa pag naglalakad ka sa kalsada, makita mo yung iba na nagtatawanan or naka-smile palagi, di ba? Kahit mabigat na yan, ha, ang suliranin sa buhay. So, pwede natin na maramdaman na mayroong Panginoon, mayroong Diyos. Diba, tapos pwedeng bigay ng Diyos yan sa atin. As Filipinos. Diba? Subukan mong pansinin minsan. Diba? Na alimbawa meron tayong kababayan na may bigat na dinadala. Pero pag magkwentuhan tayo, ay tatawa yan, diba? So yun ang hindi kong sabihin, diba? Meron nga akong kakilala na foreigner, American. Sabi niya, yung kultura niyo dito sa Pilipinas, kakaiba. Masayahin kayo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, napunta na ako sa iba't ibang mga bansa. Nakamit na ng iba't ibang mga tao. Pero yung iba, mga seryoso, sabihin natin. Pero dito daw sa Pilipinas, ay talagang kusang tumatawa ang tao na may saya habang nagkukintuhan. Diba? So, thankful tayo dyan. Diba? Okay guys, no? So,
na traffic tayo dito banda sa may PNR, kaya kwento-kwento na lang ako para ano lang, para magbigyan ng ano, kulay yung ating pag-cover ngayon sa Dagupan City, dahil ano na tayo guys, honestly mahigit na isang oras, diba? Tapos ang oras ngayon ay mga alas 11 na ng tanghali, diba? Pero gusto pa rin tayo mag-cover dahil merong mga areas na pwede nating puntahan. So once na ma-cover natin yan ay pwede na nating i-off, no? So hindi na natin to editan guys, diba? Talagang pag i-upload natin ito, diretsuhan na, diba? Buong video, diba? Okay, so kaya nang sabi natin kanina na sa crossing na ito, pagkakanan ka ay pupunta ka ng Magaldan, diba? Pero tayo ay kakaliwa tayo dahil babalik tayo sa downtown Dagupan City. Ah, mayroon palang nagta-traffic dito. Traffic enforcers. Uy,